guys! Welcome back to my channel! Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo. At kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, clear quartz. Number 2, amethyst. Number 3, tiger's eye. And number 4, rose quartz. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, clear quartz. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may isang lalaki kayo na makakasagutan or makakaaway tungkol po sa usapin ng pampinansyal. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay maaring may makakaaway nga po tungkol sa pera. At medyo matatagalan ang sitwasyon na ito. Pero in the end naman, maayos din naman ang lahat. Nasabi rin dito na may balita kang paparating tungkol sa pera at magandang balita daw po ito. Nasabi rin po dito na maaring kayo daw po ay panghihinaan ng loob. Hindi naman daw po kayo makakalimot magdasal. Sinasabi rin po dito na parang magkakaroon kayo ng alitan ng inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na aswerte daw po ninyo ay biglaan darating sa inyong buhay. Pero kayo daw po kung bagamat dumadaan sa mga gantong pagsubok ng pag-aaway-aaway at tungkol din po sa usapin ng pampinansyal, hindi daw laging ganyan ang takbo ng inyong buhay. Maaaring ito daw po ay soon umikot ang magandang kapalaran para sa inyo dahil ang swerte nyo ay biglaan darating na hindi nyo inaasahan. At sa mga single na lalaki na nakapili po nito, ay maaaring kayo daw po ay parang meron kayong bigla ang makikilala, parang malalabat per sight kayo sa babaeng ito. At maaaring ito na daw po ang inyong maging forever. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Sinasabi po dito na ating tarot card na bilog daw po ang mundo at malapit nang umikot ang magandang kapalaran para sa inyo. Kayo daw po ay maaaring makaiwas naman sa tukso. At sa mga single na babae, maaaring may manligaw sa inyo at ang lalaking ito ay nasa middle age. Huwag niyo daw po itong papansinin dahil ito po ay naninesting lang sa inyo. Sanay po siyang mambola ng babae. At maaaring ito po yung may karelasyon na at maaaring kayo ay maloko kaya mag-iingat po kayo. Yung sabi rin po dito na may paparating na bagong miyembro ng pamilya at maaaring ito ay pagtatalunan ng inyong pamilya. Yung sabi rin po dito na maaaring kayo ay nagkaroon ng problema or pag-aaway tungkol sa usapin ng pampinansyal. Pero good news, masosolusyonan na po siya. Yan, sabi rin po dito na may darating sa inyong magandang balita. At kung kayo man ay naghahanap ng trabaho sa ngayon, ay maaaring hindi ka pa matanggap. Yan, sabi rin po dito na dumadanas din daw po kayo ng matagal na pag-aaway ng inyong karelasyon. Pero good news, ay maaaring ito po ay masolusyonan. Pero sinasabi rin po dito, kung ang isa po daw sa inyo ay hindi, kumbaga hindi siya tanggap niya sa kanya sarili na hirap po siyang magbago sa inyong mga pinag-aawayan dahil parang ito'y selosan, sa selos. Kung ang inyong karelasyon ay inaamin sa inyo na hindi niya kaya magbago,
Wala na daw ibang solusyon dito kundi maghiwalay. Maaaring magkaroon din ng hiwalayan kapag ganoon ang sitwasyon na nagaganap sa inyo. Yung sabi rin po dito na parang may isang lalaki nga po na mainitin ang kanyang ulo. At sinasabi rin po dito, maaaring ang tunay na magmamahal, halimbawa may manliligaw naman po daw sa inyo na sa mga dalaga po ito na nakapili nito, na mas may edad sa inyo, maaaring itong taong ito ay tunay na magmamahal sa inyo, yung mas may edad. Huwag yung nasa middle age, kasi yung nasa middle age naglalaro lang po ito at sanay manloko. Pero itong mas may edad sa inyo, maaaring may kakayahan siya na buhayin ka at maaaring may pera ito at maaaring ito po ay byudo na. Sa mga dalaga po yan. At maaaring kayo daw po ay merong makakaaway at medyo matatagalan bago magkakaayos. Pero magkakaayos din naman in the end, medyo matatagalan pa lamang, hindi pa siya sa ngayon. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring kayo ay machismis or husgahan ng inyong kapwa. Yan sabi rin po dito na bagamat ang inyong pamilya ay kumbaga parang laging may tensyon, pag-aaway, pero good news, marireverse po ito, magiging okay daw po ang lahat. Yan sabi rin po dito na may magandang kapalaran ka naghihintay. At sinasabi rin po dito na parang sa mga dalaga naman na nakapili nitong number 3, may manliligaw sa inyo na mas bata pa sa inyo, huwag niyong papansinin ha. Kasi ito daw po ay may intensyon, kaya siya manliligaw, nahanap ng masasandalan. Yan sabi rin po dito na may paparating daw po kayong pera. At kontrolin ang paggastos dahil maaaring mapapagastos daw po kayo. Yan sabi rin po dito na malapit na dumating sa inyong katahimikan, bagamat sa ngayon ay may mga problema kayong pinagdadaanan. At sinasabi rin po dito sa mga single, mapababae, mapalalaki na nakapili nitong number 3 sa atin, ay kayo daw po ay sa ngayon ay wala pa, hindi nyo pa matatagpuan ang inyong forever. Pero malapit nang umikot ang magandang kapalaran para sa inyo at maraming magagandang oportunidad na maaaring dumating sa inyo. Maaari pa nga daw po kayo ay makaipon bago matapos ang taon nito ay magkakaroon kayo ng malaking halagang pera. Yan sabi rin po dito, bagamat kayo ay makakaranas ng parang pagsubok sa inyong buhay magkarelasyon, kasakita ng kalooban ang laging magaganap. Tungkol din po ito sa sumbatan, tungkol din po ito tungkol sa usapin ng pampinansyal. Ayan, yan po ay makakaranas kayo sa ngayon. Pero soon, aayon po ang magandang tadhana para sa inyo at kayo po ay magkakaroon ng magandang kapalaran. Ayan po sinasabi ng ating pick a card number 3. Number 4. Sinasabi po dito na ating tarot card na magiging sakit ng ulo ninyo ang inyo pong mga anak or magiging alalahanin ninyo sa ngayon ang inyo pong mga anak. Kayo daw po naman ay wais na tao at malabo ng maloko pa muli dahil kayo ay maraming pagsubok na pinagdaanan. Pero magiging okay daw po ito, mga parang pag-aaway-aaway, magiging okay din naman daw po ito soon. Sinasabi rin po dito na maaaring minsan kang may nakaaway na isang babae pero kayo po yung magkakaayos. Maaaring kayo daw po ay makaipon ng pera. Sinasabi rin po dito, ang pag-aaway ng magkarelasyon ay maaaring masolusyonan na. Sinasabi rin po dito na okay naman ang inyong kalusugan ngayong araw na ito. At sabi po dito ay makakaisip ka ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. At sabi po dito ay maaaring tama daw po ang inyong maiisip, ang sabi na ating tarot card. Maaaring minsan kami nakaaway na isang babae pero parang sa ngayon parang magkakaroon po kayo ng ganitong pangyayari. Parang ang babaeng ito ay negatibo sa buhay, siya po ay maraming problema pinagdadaanan, siya po ay kumbaga marami siyang puot sa kanyang kalooban. In short, siya rin po ay isang inggitera at inggitero, maaari rin po siya inggitera, maaari po rin po siya makaaway ninyo. Kaya maging aware kayo sa babaeng ito, kung kayo ay may kakilala na ganito, layo-layuan nyo na para hindi po ito maganap. At maaaring ito po ay matinding pag-aaway ang magaganap po sa inyo kapag po ito ay
Kumbaga, nanatili kayo na ka-close siya, pero in the end, mag-aaway po kayo. Kaya sabi rin po dito na mababago, magsisimula daw po muli kayo at magandang paninimula ang magaganap po sa inyo ng inyong karelasyon. Maaaring kayo ay away-away pero magiging okay na at magsisimula po muli. Magandang panimula ang maaaring maganap. May paparating kayong pera. At ang sabi nga po dito ay maaaring kayo ay makatipo na ng malaking halagang pera bago matapos ang taon na ito. Ito po ang sinasabi na ating pick a card for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!